Good morning sa mga subscribers. Shout out nga pala sa aking mga classmates dyan sa Kalileng at Linaon mula elementary hanggang high school. Good morning sa inyong tanan. At shout out din sa akong igsoon din ha. At shout out din sa akong mga kapinsanan at kamag-anak ko din ha sa Linaon. At shout out din sa aking mga classmates ko sa college. At shout out din mga classmates ko sa automotive at mga kasamahan ko sa trabaho. Good morning. Good news na balita. Lumabas ang katotohanan na si Jose Marie Antonio Mangorin ay ginamit ang kanyang picture at ang kanyang pamilya. Nasira raw si Francis Leo Martin ang kanyang pahayag sa kanyang video. May nagsasabi ho ako na ho ay batang version ng Francis Leo Marcos. Hindi, kung yun ho yung nakikita ng tao, eh wala naman ho akong pupwedeng gawin o sabihin ano. Hindi, sa lahat po ng mga kababayan at mga nakakakilala sa akin, ako ho ay simpleng tao lamang ho. Ako ay simpleng mamamayan lang, namumuhay. Ako ho ay naglilingkod sa Panginoon sa mahabang panahon. At hindi ko ho alam at hindi ko po maintindihan why people is saying against to someone else na alam naman ho na eh kung mabuti naman ho yung ginagawa ng tao, eh bakit ho, diba? Bakit ho tayo? Ganito ho, please pakishare. Ako po, nakikiusap po ako na makaabot ito doon sa nagpo-post kay Miss Kaisian Gaza. First and foremost, kayo po ay hindi nakakatulong. Kayo po ay nakakasira ng buhay. Why? Because you are using my pictures na ito ho yung damit. Ano? Ito ho, pwede ho ba akong mag-request sa lahat ho ng nakakakilala po sa akin? Ako, kilala nyo ho ako. Sa lahat ho ng nakakakilala sa akin, please, paki-search nyo po yung Cian Gaza na vlogger. Paki-report nyo lamang po. Ako po'y nakikiusap. Bakit po? Gamit po niya ang aking picture na sinasabi po niya doon na yung picture po ni Francis Leo Marcos, ayun, hindi ho, ito ho yung damit. Ako ho iyan. Yun pong picture po na kumakalat, ako ho iyon. Yung ito, yung may damit na Fatima. At hindi ko ho ipagkakaila sa inyo, lalo na po sa mga nakakakilala sa akin, sa una kong pinaglingkuran na gawain sa Christ Care City Church, sa Jesus Reigns Ministry, sa Word of Hope, at dito sa aking kasalukuyang church na kung saan naroon po ako. Ako po ay humihingi sa inyo ng tulong upang ma-report po itong Cian Gaza na siya pong gumagamit ng aking pictures. At tila po yata ang dami-dami pong account na ginawa na gamit po ang aking larawan. Hayan. Sabihin ko ho, ano, gusto ko pong makita at ito po, nandyan po ang aking best friend, si Elmar Peñaflor at sa mga taga Word of Hope na nakakalaro ko ng basketball. You know me more. Kilala niyo po ako. At never na never po na magiging Francis ako at siya ay magiging Jose. Never na never po na si Francis Leo Marcos ay magiging kapatid ko. Why? Ako po ay pinanganak sa Bulacan. Ang pangalan ko po ay Jose Marie Antonio at wala po kaming kinalaman regarding dyan kay Francis Leo Marcos na yan. At kung ang sasabihin po ninyo at ang sasabihin nila, eh kamukha mo, eh ano ngayon kung kamukha ko? Ano po ngayon kung batang version yung itsura ko? But I thank God, I am blessed to have a face like this. Why? And I'm proud to say, this is what the Lord says to me. Bisirain siya. Picture ko ho yun. Hinihiling ko lamang po na pakireport po ninyo yung vlogger ng pangalan Cian, Xians, Gaza. So, shout out po kay Mr. Cian Gaza. Mr. Cian Gaza, sana makarating sa'yo itong live na ito. Please, do not use my profile pictures. My pictures with my parents. Kasi hindi yan si Francis Leo Marcos, yan ay picture ko. Yan. Matid, hindi ho ako nagagalit. Ito, gusto ho niyong makilala ako. Ikutan niyo ho yung mga tao sa paligid ko. From here, sa Christ Cares, I start serving in Christ Cares since 2005. Kilala na po nila ako. Ako
ay isang gusgusin. At least, pakita ko sa inyo yung picture ko dati. Nagsisimula po ako. Sino hong makakapagsabi na si Francis Leo Marcos ay may itsurang ganito? Alasik. Ako ho ay may picture. Ito. Ako ho ay may picture, pero hindi ho siya. Oh. Yan ho ay aking picture. Akala ho kasi nung mga sumisira, eto may isa pa akong picture na ang sabi siya. Oh. Yan uhay ako. Natawa ako. Wala ho akong security guard. Wala ho akong alalay. Pero natatawa ho ako. Bakit ho? Eh hindi ho maintindihan. Bakit may mga tao na pilit at pilit ipipilit yung hindi naman. Remember, alam niyo ho, sabi ho ng Bible, ako ho ay naglilingkod sa Panginoon more than a decade na ako po ay nagsiserve. Ako ho ay naglilingkod sa Panginoon bilang isang manggagawa. Ito ho yung picture na po pwedeng maging kamukha. Bakit ho? Pero sa lahat ho, lalo na ho doon kay Jay, kay Cian Gasa, I forgive you bro. Sabi ng Bible, kung ano yung ayaw mong sabi ng Luke chapter 6 verses 31. Kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba. Kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba. Kung ayaw mo bro nasirain ang buhay mo, please wag ka ding manira ng buhay ng may buhay. Why? Ako ay ako. Ako ay ako. Ako bilang isang si Jose Marie Antonio A. Mangusit. Yan, nag-aral sa Bambang Elementary School na walang pinag-aralan at hindi nakapagtapos sa pag-aaral. At ako ay hindi nakapagtapos bilang isang high school o bilang isang college. Pero ako ay nagsasabi ng katotohanan na ang lahat ng bagay na aking ginagawa ay nararapat at naas sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. I'm serving in the Lord and I give my life to the Lord. And people knows me in Christ Care City Church when I started to serve the Lord. And people know me when I serve in Word of Hope Christian Family Church. And people know me kung ano ako ngayon. Gusto kong sabihin ito sa inyo. Upo tayong pumayag na may mga tao na walang ibang ginagawa kundi ang manira ng buhay ng may buhay. Pero sabi ko nga at sinasabi ko po ito sa mga panahon na ito, ako ay may sariling dignidad at may sariling pananaw. May sariling buhay na tinatahak at may sariling ginagawa. Kung sa mga tao pong ito ay walang ginagawang mabuti, bakit hindi po natin marapatin gumawa ng mabuti at makatulong sa kapwa? Hindi ko ho sinasabi sa ating lahat na ako ho ay perpekto. Ako ho ay isang hamak na ordinaryong nilalang lamang na walang kakayanan, bilin at gawin ang lahat ng gusto, ngunit ako ay nabubuhay ng simple lamang. Sa lahat po ng mga nakakakilala sa akin, yes, no, alam ko kilala niyo ako. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag at ipakilala at i-defend kung sino ako. Kaya lang, isa sa pinakamasakit na nakita ko kanina, one of my friend, Pastor Jeffrey De Leon, siya ay nag-send sa akin ng message. At ang sabi niya sa akin, viral kabok. Ang sabi niya, bakit po? Pagtingin ko doon sa sined niya, nakalaga kay Christian Albert Gasa, yan, parang convicted scammer. Ito po yung picture. At picture ko po yung ginamit. To all my friends, kilala niyo ho ako. Ayan. Wala pa naman ho akong in-scam sa inyo. Wala pa naman ho ako niloko. Hindi ho ako nagbenta ng gold. Kapatid, sa panahon ho na ako ho ay nangangalakal at sa panahon ho ako ay nagsisimula pa lamang ho bilang ako at hanapin ng aking sarili, wala ho akong kakayanan bumili ng mga damit at sapatos. Ngayon ho, doon sa kumakalat na picture, eto ho, ako ho yun. E ngayon, kung siya man ho ay mangusin, edi, kaso hindi nga ho eh. Bakit nyo ba ipipilit? Ho siya dinidefend. Kaya lang po, dinidefend ko naman yung aking sarili. Wala naman ho akong dapat depensahan. Kaya lang ho, nakikiusap ho ako dito ho sa tao na gumagamit ho ng aking pangalan. Pakiusap lamang po. Ayan, pakiusap ko lamang po. Wala ho akong
kaalam-alam bakit mo ginagamit yung aking larawa. Aso, kahit mabait yan, pag sinaktan mo yan, lalaban yan para ipagtanggol ng kanyang sarili. Nakikiusap po ako sa lahat ng mga nakakakilala sa akin. Ito ho ay isang kasinungalingan lamang na ako ho at si Francis Leo Marcos ay kilala. Sa never na never naman po na ako ay magkakaroon ng kapatid na gano'n, edi napakapalad ko at hindi na ho ako magtatrabaho kung may kapatid ho ako na gano'ng kayaman. Eh bakit? Kasi kung may kapatid ako na gano'n, eh bakit hindi ako dumikit at para magsabi sa kanya, o pwede ba kunin mo na lamang ako? Tama ho ba? Sino hong tao ang gustong maghirap? Wala naman ho eh. Pero sa sitwasyon ho na ito, gusto ko hong ipakita sa inyo na ang ganda-ganda ho nung ginagawa nung tao. Eh napanood ko nga lang yun sa YouTube. Ang dami hong tinutulungan. Eh kung ako, kapatid ko yun, eh hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Bakit? Maganda buhay eh. Pero hindi eh. Ako ay naglingkod sa Panginoon dahil yun ang panawagan ko. Pero ako ho ay nakikiusap na huwag nyo naman ho sana husgahan yung tao na siya yun at husgahan ako na ito ko. Bakit po kay Sian Gasa? Marahil nasisira mo yung kredibilidad ko bilang lingkod ng Panginoon. Bakit? People is always believing on my word na binibitawan when I preach the gospel of God. Pero dahil sa ginagawa mo, eh yung tao pwedeng sirain yung buhay ko. Bakit? Kasi yung ginamit mo, picture ko eh. Yung ginagamit mo, larawan ko. Yung ginagamit mo, buhay ko. Ibig pong sabihin to at ang sinasabi ko sa oras na ito, eh wag nyo naman po sirain yung aking buhay na kung ano lang ang meron. Sana po makarating naman po ito kay Francis Leo Marcos. Kung ito man po ay makakarating, pasensya na po kayo, Mr. Francis, kung nagamit po kadalasan yung larawan ko. Oho, si Jam. Hindi ho ako si Francis Leo Marcos. Pero isa lamang po ang gusto kong sabihin. Francis Leo Marcos, apelido pa lang, malayo na ho. Mangusin ho ako.